ang batang manunubos atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, iminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kagitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulutan niya, pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubundi ka namin, pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalugnok sa kanan ng Ama, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama, amen. Papuri sa Diyos, papuri
sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong aming matularan ang aming pinararangalan upang matutuhan naming mahalin ang mga kaaway, pakundangan sa pagdiriwang namin, sa pagsilang sa kalangitan ni San Esteban, marunong manalangin para sa mga umuusig sa kalaban. Nakalaban, iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan, anupat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudiyong taga Sirene, taga Alejandria, taga Cilicia at taga Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban sa nakaloob ng Espiritu. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Pinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuutan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban, na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Magbubunyi ako, magsasayang tunay, sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo at sa umuusig sa sinumang tao. Itong iyong lingkod sana ay lingapin,
Ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Sa Diyos nagliwanag tayo at pinagpalang totoo, sa ngalan niya'y naparito. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at ihahagupitin nila kayo sa mga sinagoga dahil sa akin. Iaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin ito. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayun din ang gagawin ng Ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Tapos na ba ang Pasko? Siguro sa mga ninong o ninang na malakas magtago at tinanong ng kanilang inaanak, "Ninong, pamasko ko." Sasabihin yan, "Kahapon pa yon, tapos na Pasko. Palusot pa." Sa totoo lang po, nagsisimula pa lang tayo sa Pasko. Kahapon ang araw ng Pasko. Pero hindi lang po isang araw ang Pasko para sa atin bilang mga Kristiyano. Excited tayo simulan ang Pasko ng September 1. Tapos gusto mo nang tapusin ang December 25. Ayaw mo pa bang extend? Pero sa totoo lang, ang ating pagdiriwang bilang isang simbahan ng Pasko, we're just getting started. Nagsisimula pa lang tayo. Kaya ho, ang panahong ito ng Kapaskuhan ay hindi ho isang araw, kundi isang season sa ating pagdiriwang ng simbahan. Dahil sa sobrang kagalakan natin, hindi pwedeng isang araw lang.
Kailangan isang buong linggo ng pagdiriwang. Kaya ang araw na ito, ang tawag natin ay Octe, ay kasama sa Oktaba ng Pasko. We will celebrate Christmas more intensely for 8 days. At ang kalakbay natin sa araw na ito ay isang Kristiyano. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang kanyang kwento ng kanyang pagmamahal kay Jesus na sariling buhay ang ibinigay. Si Esteban, ang unang Kristiyanong martir. Si Esteban na nagpahayag ng katotohanan tungkol kay Jesus. Si Esteban na tumayo at naging saksi sa buhay ni Jesus. Pero ang problema, hindi siya tinanggap at hindi tinanggap ng mensahe niya ng mga nakikinig sa kanya. Kung napahinga natin mabuti ang unang pagbasa hango sa gawa ng apostol, dahil ayaw nilang makinig anong ginawa nila para humbata, tinakpan ang tenga at nagsisigaw. Ay, ganyan ang mga bata, di ba? Pag ayaw makinig sa'yo, ay ganyan sa'yo, sigaw, lalalalalala, di ba? Maingay, sisigaw. Parang ganun ho ginagawa nila. Ayaw nilang makinig sa mabuting balita. Ayaw nilang pakinggan at mas gusto nila ipagpilitan ang sarili nilang kagustuhan. They were not open to the teaching of God's Word. Minsan ba tayo, mga Kristiyano, ay tulad nito mga Pariseo sa ating unang pagbasa? Na pa may magpapatotoo sa atin tungkol sa mabuting balita? At paano niyayakap ang Diyos ang lahat? Anong ginagawa natin? Tatakpan ang tenga at sasabihin, la 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 la. Para hindi makakinig at deadma sa mabuting balita na ipinapahayag. Pero, maganda rin makita natin bilang Kristiyano na ang ating pagpapatotoo tungkol sa pananampalataya ay kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Aminin natin tayo mga Katoliko, medyo konting problema natin ito. No? Na pagdating sa chismis, mabilis tayong magbahagi. Pagdating tungkol sa mga breakup ng mga artista, naku, mas mabilis pa sa alas 4 kung mag-share. Updated lagi sa showbiz happenings. Pero pagdating sa mabuting balita ni Kristo, parang medyo mabagal-bagal tayo, ha? Sana, no, maganda rin sa atin bilang Kristiyano at paalaala sa atin at hamo na rin po ng panahon ng Pasko na ang misteryo ni Kristo, ang kabutihan ni Kristo at ang kabutihan ng Diyos ay huwag salirihin, kundi patuloy na ibahagi sa iba. The message of Christmas is not for you alone. But the message of Christmas is meant to be shared. That God so loved the world that He gave His only Son to redeem us from our sins. Ang Diyos na nagkatawan tao, ang Diyos na niyakap ang lahat sa atin maliban sa kasalanan para iligtas tayo mula sa kasalanan. Hindi ba ito ang pinakamahalagang pagpapahayag natin? At sana ho, no, yung ating pinapakinggan, yung ating ipinapahayag sa loob ng simbahan, ay talaga pong makita sa buhay natin bilang Kristiyano na merong pagbabago ng buhay sa atin, merong yugto sa buhay natin na tayo ay mas nagiging kamukha ni Kristo. Dahil hindi na si Kristo namumuhay sa buhay natin, hindi na tayo ang namumuhay para sa sarili natin, kundi si Kristo na po ang namumuhay sa atin. Si Esteban po ay
naging tapat sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Naging tapat hanggang dulo, hanggang siya'y batuhin, patuloy pa rin niyang ipinapahayag sino si Jesus. Magandang ang imbitasyon din sa atin ito, lalo na ho sa mga ninong o ninang, mga magulang na naririto. Take every opportunity to share who Christ is. Take every opportunity to proclaim who Jesus Christ is. Sigurado po ho ako, sa mga panahong ito, may kakatok pa rin sa mga bahay ninyo. Yung mga inaanak mo, bibisita sa iyo. Huwag mo ho lang hong simpleng bigyan ng pamasko. Depend, bonus lang ho yun eh. Take that opportunity na ipakilala si Jesus sa inyong inaanak. Yun ang tungkulin ho ng ninong at ninang. Tingnan ang kanyang paglago sa pananampalataya. Kaya tanungin ninyo ang inaanak ninyo, pupunta sa inyo, nagsisimba ka ba tuwing Linggo? Tanungin nyo ho yun. Tanungin nyo pag bata pa, sino si Jesus? Pag hindi niya masagot, turuan ninyo. Ipakilala sino si Jesus. Tulad ni San Esteban, ipinakilala si Jesus sa mga nakikinig sa kanya. Whether they accept it, whether they like it or not, naging tapat siya sa pagpapahayag kung sino si Jesus. Tayo po bilang Kristiyano ngayon ay iniimbitahan din ng ating ebanghelyo at ang ating pagdiriwang na ipakilala at ibahagi si Jesus sa iba. Amen. Tumayo po tayo. Mga minamahal na mga kapatid, sa gitna ng panahon ng pagsasaya, dahil sa pagsilang ng ating tagapagligtas, ipinaaalala sa atin ng simbahan ang krus na inilalarawan ng pag-aalay ni San Esteban ng kanyang sarili. Samahan natin siya sa ating panalangin para sa ating kapwa. Ang ating itugon, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Tulad ni San Esteban, naway maihatid natin ang kagalakan ng pagkakatawang tao ng Diyos. Kahit sa gitna ng pagsubok at pag-uusig na nararanasan natin araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, tinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makita ang pasasalamat sa pagsilang ni Jesus sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap na itaguyod at igalang ang buhay at dangal ng tao. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, tinggin mo kami. Tulad ni San Esteban, naway pagkalooban tayo ng biyaya at lakas na maging matatag sa pananampalataya hanggang sa wakas. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, tinggin mo kami. Atin nawang taglayin ang kagalakan at pagtitiwala sa gitna ng mga ligalik ng buhay na ito. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, tinggin mo kami. Ang mga nagbuwis ng kanilang buhay para sa pananampalataya, naway tumanggap ng kanilang gantimpala sa langit. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay,
tinggin mo kami. Ama ng kaluwalhatian at kapangyarihan, sa pamamagitan ng mga panalangin ni San Esteban, ipagkaloob mo nawa ang mga kahilingang idinudulog namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Benen. May dala na maiaalay kay Jesus sa sapsaban. Tayo na sa Benen, tayo na sa Benen. At doon kay sarap makawitan sa tabi ng sapsaban. Tayo na sa Benen, tayo na sa Benen. At doon kay sarap makawitan sa tabi ng sabsaban. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng mga alay na nagpapahiwatig na ang pagpapakasakit ni San Esteban ay maluwalhating idinarangal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa ngayong aming kagalakan na si San Esteban ay parangalan. Sa ikapanalig naming may paninindigan, ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa bigay mong lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
sa kaligtasan. Hosanna, hosanna sa kaligtasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pariyo ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pariyo o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ilang Pasko na ba ang nagdaan? Kay raminan ang iyong natanggap. Ngunit nais kong ipaalala sa inyo na ang Pasko'y kaarawan ni Kristo. Panginoon, maligayang bati sa'yo ang dugo ang aking puso. Sa pagmamahal ay talisayin mo upang maging katulad ng sayo. Palamutit mga
kasaban, kasangan, naroon si Kristong dahilan ng Pasko. Panginoon, maligayang bati sa'yo, handog ko ang aking puso. Sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sa'yo. Panginoon, maligayang bati sa'yo, handog ko ang aking puso. Sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sa'yo. Announcement. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang opisyal na imahin ng Poong Jesus Nazareno. Ang medium size ay nagkakahalaga ng 1,000 piso at ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po sa pundo ay gagamitin sa pag-aayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Pare kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagpapasalamat sa napakarami mong bigay sa aming mga iniligtas mo. Pakundangan sa Pasko ng pagsilang at pinaligaya mo sa kapistahan ng martir na si San Esteban sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo.
Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangaksiawit ng magagandang imbig dahil sa ang Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo'y silang, may tatlong aring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipagandok ng tanging alay. Bagong taon na'y magbagong buhay ng lumigayang ating bayan. Tayo magsikap upang wakantan natin ang kasaganan. Tayo'y mangaksiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit nang sanggol na dulot ay langit. Tayo ay magmahalan at isunlin ang itong aral. At magbuwat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuwat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.